Muna tanggalin natin, syempre yung mga spring muna. Ayan mga kapatid, ito yung pinaka-crucial na part. At kadalasan nabibilog ito. Kaibigan, no? Ikakabit na natin to. At Magandang araw, panibagong vlog na naman. Welcome back sa aking YouTube channel, DIY Master. Mga kaibigan, tayo ay magpapalit ng wheel cylinder. Bakit? Ayan, no? Okay pa naman siya, kumakapit naman yung preno mga kapatid. Kaya lang, para iwas nyo kasi preno yan eh. Di baling makina mo ang magluko, wag lang ang preno. So mga kaibigan, papalit tayo ng wheel cylinder. So yung unang ginawa ko dyan mga kaibigan, syempre tanggal tayo ng gulong. After that, yung nut dito, tapos hugot na. Madali lang naman na yan. So dumiretso na tayo sa part na ito. Kasi kung mapanood nyo sa mga unang video ko, nagpalit tayo ng bearing. Nandun na, nagtanggal na tayo ng nut at alam nyo na yan. So dito tayo ngayon sa pagtanggal. So ang medyo challenging dito yung pagtanggal ng brake shoe. So tanggal tayo ng brake shoe at kung paano ibalik, yun ang mahirap. Ay yun ang medyo challenging dyan eh. Kaya yun yung ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Yung unang tanggalin natin, syempre yung mga spring muna no. Depende na rin sa inyo yan kung anong una nyong tatanggalin. Pero mas maigi, mas maganda kasi para sa akin. Yung spring muna. Isunod natin to mga kapatid. Ayan. Bagsakan na yan. Saka yan na yan. Kung paano ibalik, balik ta rin lang yung proseso na yun. Ganun lang siya. Ayan, natanggal na natin to. So, ayan, ganyan na siya. Di ko na siya tatanggalin dyan. Ito na lang ang tanggalin natin. Ayan mga kapatid, yung wheel cylinder mismo. So, merong dalawang tornilyo sa likod. Ayan yung dalawang tornilyo mga kapatid. Isa, dalawa. Tapos ito. Malaga matanggal natin muna yung para sa tubo na dinadaanan ng brake fluid. Ayan mga kapatid, bago natin matanggal ito, jeez ang gamit nyan. Ito, tanggalin ko muna ito, 8. 8 yan. Yan o. Tatagas na yung brake fluid dyan. Pero okay lang yan, ganun talaga. Yan o. Tapos ito, tatanggalin ko na to. Yan, jeez yan mga kapatid. So ingat lang, huwag mabilog yan. So tatanggalin ko muna no. Ayan mga kapatid, ito yung pinaka-crucial na part. At kadalasan nabibilog ito. Kaya dapat nyan, maingat kayo. Ayan, naluwagan ko naman na yan. Ayan o. Yun, nag-focus din. Magtatapon talaga ng brake fluid yan mga kapatid. Yan. So luwagan ko na yan hanggang sa matanggal yan no. Sumasama kasi yung tubo. Ihiluti natin yan na hindi sumama yung tubo. Tapos sunod ito na. Madali na lang ito. Kasi sakit gamitin natin siya para di mabilog. Ayan mga kapatid, natanggal na natin. So sa kasamaang palad. Ever since ngayon lang napalitan. Naputol. Kasi di umikot no. Pero ito may paraan mga kapatid. So imbis na simple lang yung tutorial natin ngayon, naging komplikado. Okay pa naman to, kakasya pa naman, mahaba pa naman. So gagawin natin ang paraan no. So takpan ko lang muna to, tanggalin natin yung wheel cylinder, tapos bibili tayo wheel cylinder at saka isang tornilyo na ganito. Dali kakabit natin to mamaya. So yan mga kapatid no, tinakpan ko lang muna pansamantala para hindi magtagas ng magtagas yung ating brake fluid. Tapos ito yung wheel cylinder, tanggalin na natin. Ito madali lang magtanggal eh, hindi lang mahirap talaga yung part na yun. Pero sa mga tinanggal ko mga kapatid, first time ko na ganito nabali yung tubo dahil wala, no choice eh, sumasama sa pag-ikot.
Okay, ito po yung wheel cylinder, ito yung papalitan natin. Then mamaya tatrabahoin natin dyan yung diskarte. Panoorin nyo yung diskarte natin dyan. Ito mga kapatid, ito yung kakabit natin, panibagong wheel cylinder. So ito, pinulido ko na sa paghiwa niyan. Gumamit tayo nitong fitter. Ito. Ito yung pinanghiwa ko sa dulo. Ito, fitter. May pares ito, ito. Yan, magka-pares yan. So i-fit muna natin, no? Fittings ko muna mga kapatid. So sa pag-fittings natin mga kapatid, ikabit muna natin to. Pag ganyan yung kabit niyan. Ayan mga kapatid, oh, nakapasok na yan. Saka tayo mag-fittings ngayon. Sigurado yung nakapasok muna yan bago kayo mag-fittings. Ayan mga kapatid, nakaupo na siya. Kakabit na lang natin ito para i-fit natin, no? Ayan, no? So ito kasi yung mag-fittings mga kapatid. Yung boost na ta? Oo. Pagahigpitin lang natin yan hanggang sa uupo yung ano dulo nitong fittings. Okay. Sarado ko na? Oo, sarado mo lang. Okay, tapos tanggalin natin. Ulit-ulit lang yan. Tapos bantayan nyo yung brake fluid nyo, baka maubos, no? Lalo pagka ganito. Yan. Ayan mga kapatid, ulit-ulit lang yan. Meron na akong kanal, nag-fit na yan, kaya lang isa pa. Medyo matigas to kasi bakal eh. Hindi kagaya nung isa, bronze. Mas malambot pag bronze, madali lang. Copper, copper yata yun. Copper tube. Ito kasi bakal mismo eh. Ayan. Sa makuha natin yung magandang fittings. So yun mga kapatid, okay na, na-fit na. At baka naman yan, mas matibay yan kaysa copper. So yan, aabot pa naman yan dyan. Hihilutin ko lang to sa ulit. Tapos aabot na yan dyan. Ayan mga kapatid, ito lagi nyong panabantayan to. Kaya gagastos din tayo ng brake fluid kasi tuloy-tuloy yan eh. Para ano, hindi hanginin. Di baling magtapo ng brake fluid doon sa part na yun. So yun mga kaibigan, no? Ikakabit na natin to at nakapuesto na rin to. Ayan. So iuna ko lang ikabit yung ano, yung fittings natin para hindi mahirapan mamaya. Ayan. Okay. Ayan. Nakaangkla na yan. Higpitan ko na lang. Kakabit ko na lang yung dalawang tornilyo. Ito yun mga kapatid. Para dun sa ating cylinder. Higpit na po tayo. Nahigpitan ko na to. Nahigpitan ko na rin to. So yung bleeder natin, yan, habang nagkakarga sa loob ng brake fluid, habang di pa tumutulo. Yan, tinanggal ko lang yung bleeder para makakabit tayo ng maayos. Yan, okay na yan. Ito yung bleeder niya. Balik lang natin. Alright. So, hintayin ko lang yan na tumulo ng tumulo yung brake fluid dyan. Ibig sabihin nung puno na. So tanggal na yung hangin nun. Saka ako isasara. Ayan, buksan lang natin ang konti. Hindi na kailangan i-bleed dyan mga kapatid kasi hindi naman tayo naubusan ng brake fluid sa brake master. So walang hangin yan. Dito lang yung hangin dito. So hintay lang natin na lumusot yung brake fluid dyan. Ayan mga kapatid, dahil tapos na
ibalik na natin yung assembly ng brake shoe natin. So sa pagbalik naman nito, madali lang. Yung kung paano natin tinanggal kanina, ganun lang din natin siya ibabalik, mga kapatid. Pwede rin naman na idiretso na natin to. Ikabit na natin yung narito para mahawakan ito. Para mayroon ng hahawak dito kahit na hindi na natin siya hahawakan. Tapos itong kabila. Yun. Siya. Saka natin ilagay yung nasa likod. Ito yung retainer niya. Ito yung mga kapatid. Yan. Saka yung lock niya. Magrasa, no? Kasi yung axle kasi. Saka natin isunod ito. Yan. Ayan, pumasok mo. Ganyan, mga kapatid. Tapos ito, huwag nyo kalimutan to. Saka bantayan nyo yung spring nasa ibaba, no? Ganyan yung pagkakabit nyan, mga kapatid. So natin to. Kawit nyo lang siya dyan, no? May kita ba? Yung. Yan, mga kapatid, okay na yan. Naikpitan ko na rin to. Okay na, may karga na. Babalik na natin yung bell. O yung brake drum natin, babalik na natin. Kabit na natin to, brake drum. Tapos sunod natin itong bearing. Saka yung lock washer niya. Tapos itong nut. Ayan, mga kapatid. Final phase. Higpit na tayo dito. Hindi ganun kahigpit yan, ha. Gamit kasi wala akong ibang tools na ano. Pwede naman. Ayan yung panghigpit. Ayan. Tama lang, mga kapatid, huwag masyado. Ayan. Alright. Ayan, saka natin ilock. Okay. Yan. Alright. Thank you for watching. Once again, your DIY master. I hope you learned something. So, palit lang tayo ng wheel cylinder. Kaya lang ganun ang mayayari na putol. Kailangan natin ng tools na pang fittings. Maglagay na lang ako ng link sa ating description, mga kaibigan, doon sa mga tools na ginamit natin. Kung halimbawang wala kayong mabili pero online meron tayo siguro, ilagay ko na lang sa link. Then yung wheel cylinder na pang Kia Pride, ilalagay na rin natin. So for reference pala, no, para hindi na kayo magtanong, ito yung code ng ating wheel cylinder assembly na para sa Kia Pride. So Kia Pride CD5, pwede rin siya sa Mazda 121 58. Yun yung sukat niya, ha, yung size, mga kapatid, 58. Alright, thank you. Bye bye for now. See you on my next videos.